miteinander verkehrst. Aber in der Heimat natürlich, sagt du, gut ist nicht los, im Familium, du musst halt die Kunden in der Feuerteier. Kasi kapag sinabi natin na ito yung kaligtasan na yung nagugot ng ating Panginoon sa Krista, ito ay joy na. Sabi nga ng iba, bakit pa natin, bakit nung saan ko papainumin pa, the gospel itself is joy. Bakit nga pa sinabi, the gospel of joy, or the joy of the gospel? Kasi dapat daw, kapag pinag-usapan natin yung ating pananampalataya, hindi dapat maging boring. Yung malaking hapon sa atin. Kapag tayo nagtuturo, dapat hindi maging so kayo tuturuan din kayo na ng methods. Ano mo sila ng methods? Mamaya po. So kayo pa rin tuturuan ng methods. Pero yung tinaalala natin dito, sabi ko nga, when we speak of 9 and 10, we speak of mentality. At isang mentality na dapat na huwag na yung kalimutan na ganit. The mentality of joy. It is the gospel. It is joy. Ito ay si Kristo. Kapag pinag-usapan natin si Kristo, dapat may magtutulog ng kaligayahan. No? Ito ay dapat na magtutulog sa iyo ng kaligayahan. Kasi yun ang dapat na maging end result ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi ko, sa maganda sana kung makita natin yung eight beatitudes, kaya na kung meron din naman yung ating tayo. Narin, inibigan tayo ng pagtuon, narin, ah, ito yung pagkapala ng Diyos. Narin, maramdaman natin yung kaligayahan na dito ng pagliligtas ng Diyos. Maramdaman natin ha, kaligayahan at tulad ng pagliligtas ng Diyos. So, alam, kailangan, kasama dapat ang joy. May mga kapatala kayo. So, ay maraming kamaraan ng pagkilos. Marami kayo technique. So, pwede mo gamitin nyo kayo technique. Kapag makita ninyo para maibigay ninyo yung presentation ninyo. Pero alin, dapat matuon sa inyo ng kaligayahan. At makita yung kaligayahan nito sa inyo. Hindi yung peke, ha? Hindi yung peke ng kaligayahan. Hindi ko niya sisiyahan na kayo. Hindi. It should be an authentic encounter with God. Kung sinabi natin, authentic encounter with God. Sabihin, kapag mag, sabi na natin, sino ang idol mo? Sino ang idol mo? Sino? Mariah Carey. Diba, authentic encounter. Diba, kapag idol mo, kumahari ka eh. Tinaantaw mo yung kanya niya, diba? Sinasayaw mo yung sayaw niya. Yung idol.
So ganun din, kung ang authentic encounter with Christ that should bring us joy. Should bring us joy. Depende lang sa inyo, pero sana, yung tinapatagpuan natin kapag pinag-usapan natin si Kristo. Saan ko ba nakatagpuan si Kristo? Para sa pupumus ko ng Diyos. So, yung pong sa, pero mas kung bigyan pa sa nire, ay mabago yung ating pag-iisip na pag pinag-usapan natin ang sampung utos ng Diyos, ang hindi lang to restrictions, no? Hindi lang to restrictions. Ito ay tulong. Tools. Tools. Kasi kung minsan, yung isip natin, kapag sinabi natin yung commandments, tools. Halimbawa na lamang, sino sa inyo nakapagbasa ng back-to-back ng inyong yung libro ninyo? Ang tawag sa libro nyo? Ay, sister, ay mga ano, teacher. Anong tawag sa libro ng student na student handbook ba yun? Ay po, student handbook. Oh. Sino sa'yo nakapagbasa ng student handbook back to back? Ay? Sino nakapagbasa sa inyo niya? Back to back? Hindi binabasa. Very good. Oh? Hindi binabasa. Bakit? Ang tingin natin ay restriction. Diba? Parang sabi natin, restriction ito. No? Ito yung magtating gagawin. Kapag ginamatang kapag nalaman natin, ito ang gagawin natin. No! Kulong ito. Dapat kumakuha yan sa isang tool. You must consider it as a tool. It is not a restriction. It is not tool. Para alam, ang kapag nakagal itong sitwasyon ang pinabibilangan ko, ito yung pwede kong gawin. So, tulong yan. Ito, ito yung sitwasyon na pinabibilangan ko. Ako'y umibig. Umibig ako sa may asawa. Masa, okay. Diba? Asawa. So, ano kaya kaya mong gagawin mo? Ah, edi, sorry na lang. Umibig ako sa iyo, may asawa. Bahagi na lang ang buhay ko. Dahil hindi naman lahat ng inibig ko, pinakasalan ko. Diba? Ganun din naman yun. So, ganun naman kasi yung bahagi ng papilos. No? Parang maging ito na alin. Ah, kasi, kapag inanako yan, naaasaway ko yung may asawa na, bubuloyin ko yung buhay niya. So, kapag ginulo ko yung buhay niya, pwede kami magsama ng kami sarili, pero no, life becomes more complicated. At ikit sa lahat niya rin, magkakasala. At ano ba mangyayari? Hindi ako makatanggap ng kumunyon. Bakit? Hindi kami kasal. Kasi yung inibig ko kasal sa iba. Diba? So, ibig sabihin, bakit pa ako papasok sa isang sitwasyon na papahirapan ko ang aking sarili? Yun ang isang bagay na kung sabi ko na sa kalimutan. Kaya meron tayong pero yun ay isang bagay na kung sabi sa nang buhay ng aking tanan. Do not bring us a restriction. So ito, maganda ito, ano? Meron po kayo, halimbawa, permit or rehearsal training. May permit na kayo. Para meron kayong rehearsal training. Ano naman ito? Dark Disney. Wala rin nauuli. Hindi na kayo mahirapan. Admission slip. Medyo mahaba ito, medyo maliliit yung inyong spread. Kaya na kayo, mabata ko naman kayo. Pero ito yung, do not see it as a restriction. Do not see the Ten Commandments as a restriction. It is a tool. Sa mga sa akin, pinamamalit. Yung tulo ng ating panahon. Kaya sabi ko lang, ay there should be pagbabago ng mentalidad. Kasi, doon sinabi ko, 9 and 10 commandments,
yung pa lang eh, yung want pa lang. Nandun pa lamang sa want, nandun pa lamang sa pagdanasa. So, sa pagdanasa pa lamang, nagkakasala na tayo. Kaya, anong kinakailangan natin ayusin? Ang kinakailangan, bigyan natin ng pagkakataon na yung ating pagnanasa, yung aming, yung ibang term ng pagnanasa rin, pagnanais, yung kagustuhan na makamit, yung kagustuhan na makamit ay rin, dapat pinabago natin. Pinabago natin. At yung paanyaya ng Jesus, when we speak of sheep of mentality, Ellen, ay dapat mapasok dito, the gospel. We have to consider na kaya ito tinuturo ng tungkol sa ating panampalain, magkaroon tayo ng kagalakan. Anong sabi ni Jesus? Nais ko na magkaroon kayo ng buhay na ganap at anong susunod? At puno ng kagalakan. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Alive. Sabi na sa English ito ay magkaroon kayo na isang buhay na ganap at kasiyasiya. So yun ang bigyan natin na higit ng pagkakataon. Kaya ang ginagawa natin ito, inaan natin yung utos ng Diyos ay hindi para tayo ay mahirapan. Ngunit magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Isang kasiyahan ng mga Pilipino yun din. Pag kumakain, okay. Any question? Last question. Dada, makapagkain ka lang. Isang kapatid? Olivares. Ha?
sa pag-asa. Kung hindi kayo sa pag-asa, ay malitong dinis niyo. Malitong lang dinis niyo. Malitong dinis niyo. Start po ba? Start ako yung